Magandang araw mga kabis! Ako ulit si Jenny Len Reana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pwede po bang ipakain ng rice sa ating mga shih tzu? Pero bago ko po sagutin yan, sana po paki-like, share, subscribe and hit na rin ang notification bell para lagi kayo update sa aking mga video. Ang sagot po doon ay pwede po, pwedeng-pwede pong ipakain ang rice sa ating mga shih tzu. Mula noon hanggang ngayon ay nagpapakain pa rin ako ng rice sa aking mga shih tzu. May mga content na nga po akong nagawa na nagpakain ako ng rice dito kay La Chim Chim Chami nung bagong-bago pa lang sila sa akin. Ito po yung mga nagawa ko. Hinalo ko sa mga vegetable like carrots, patatas at marami pa pong iba. Pwede rin natin haluan yung rice ng wet food. Yung mga nagalagay sa Tetra Pak or nakalagay sa in-can na mga wet food. Gaya ng mga to. Magkakaroon pa sila ng variety ng pagkain. Kumbaga hindi pa sila mananawa sa pagkain ng dog food. Then may mga benepisyong nakukuha sa pagpapakain ng rice. Kasi po, ang rice po ay madaling iprepara. Magpakulo ka lang ng bigas. Then, dagdagan mo ng tubig. Then, pag kumulo na, tapos na, pwede na natin pakain sa ating mga aso. Sila Chim Chim Chami, may ulam sa wala, kumakain po yan ng rice. Ito po. Maganda rin po na matutong kumain ng rice ang ating mga shih tzu kasi magagamit po natin yan pag emergency. Gaya ng may mga pagkakataon na naiwan natin yung dog food nila. Tapos umalis tayo, tapos yung lugar na pinuntahan natin ay walang access ng dog food or hindi ka agad-agad ka makakabili ng dog food. Pwede natin pakainin sila ng rice lang. Huwag natin lalagyan ng ulam kasi pag nilagyan natin ulam yan, ay naku, magiging picky eater na yan kasi makakalasa na yan ng ibang lasa ng pagkain. Bagayin natin yung rice para hindi sila malipasan ng gutom. Tapos ang rice din po ay nakatutulong po yan pag ang aso natin nagkaroon ng stomach upset, pagsusuka, pagtatae. Yan. Pwede gamitin natin as a first aid. Kunyan, nakita natin, nagsusuka yung ating mga shih tzu. Pahingahin lang po natin ng isang oras o dalawang oras, pwede tayong mag-introduce ng kanin sa kanila para kung sakali man, madali nilang matunaw yung pagkain. Ngayon, pag nagtatai naman yung ating mga aso, pwede rin natin introduce yung rice sa kanila kasi ang rice ay madali nilang i-digest. Then, mataas po yung carbohydrates niya. Kaya makakabalik agad sila sa lakas nila. Then, mababa yung fiber niya. Kaya, kumbaga, makokontrol niya yung pagtatai ng aso kasi mababa yung fiber niya. Pero, mag-ingat din po tayo sa papakain ng rice sa ating mga aso kasi mataas yung glycemic index niya. Nagpapataas po yan ng blood sugar ng ating mga aso. Kaya, kung may diabetes ang ating mga aso, dapat po in moderation lang ang ating ipapakain sa kanila. Then, mabilis magpataba ang pagkain ng rice. Mabilis talaga magpataba. Kahit tayo, di ba, pag kumakain tayo ng rice, mabilis din tayong tataba. Kaya nga, pag may mga nagda-diet, tinatanggal nila yung rice para pumayat sila. Kaya kung pinapakain natin ng rice ang ating mga aso, dapat in moderation lang din kasi po, mabilis yan magpataba ng aso. Kaya kung puro rice lang po yung pinapakain natin sa kanila, then madalas natin silang pinapakain ng rice, then halos yung rice na lang ang nangingibabaw sa pagkain nila, ay hindi naman po yun maganda. Dapat ang rice po ay expander lang ng pagkain nila, hindi sila yung main na pagkain nila. Baga eh, ihahalo lang natin sila para magkaroon ng expander yung pagkain ng ating mga aso. Then, maganda kasi yung rice, kunyari payat yung ating aso, gusto natin silang patabain, haluan natin ng rice yung kanilang meal. Mabilis silang tataba, sa totoo lang. Ayan, ito po si Cham Cham, nuka ng taba, dinadiet na po namin yan si Cham Cham. Maganda po yung naghahalo ng rice sa ating mga aso, basta in moderation. Pag sumasakit yung tiyan ng ating mga aso, pwede natin silang pakainin ng rice kasi madaling i-digest yung rice ng ating mga aso. Ano pong rice ang pwede ipakain natin sa ating mga aso?
White rice lang po ang pwedeng ipakain sa ating mga aso kasi madali nilang tunawin. Huwag po tayo magpapakain ng brown rice kasi mahirap i-digest yun ng ating mga aso. And then, huwag din po tayo magpapakain ng fried rice kasi mamantika din yun. Then, hindi rin yun maganda sa ating mga aso. Ayan, sana po nagustuhan nyo po ang akin na i-share sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayo update sa aking mga video. Happy parenting! Bait na ito ni Chow. Tignan mo si Chacham. Ayan, oh. Super taba! Ayan, si Bachacham.